Nilikha niya ang mga isda't ito, mga gubat at karatatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya ang bawat isa sa atin sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang, mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya, upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo, kasama ng mga hinirang, kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang naghahari sa atin, sumakan niya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginooy tapat sa Kanyang salita at maaasahan ang Kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ng Diyos.
mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanay aking katalikdan, upang si Kristo'y makamtan, bilang tanging pakinabang. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napaningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kung hindi pagkabahabahagi. Mula ngayon, ang 5 katao sa isang sambahayan ay mababahagi, 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa atin pong banal na misang ito, ay isama din natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid, mga kababayan, at mga kadiboto natin na sa kasalukuyan ay nakakaranas ng matinding pag-ulan at pagbaha. Lalong-lalo na ang ating mga kapatid sa Bicol Region na matindi na ang pinsalang sa kasalukuyan ay kanilang nararanasan. Ipagdasal natin ang kanilang kaligtasan at naway iadya sila ng ating mahal na poong Jesus Nazareno sa anumang uri ng kapahamakan at mga panganib sa buhay. Kasama po natin sa mga sandaling ito, dahil masama po ang panahon,
tayo ay magbibigay ngayon sa ating mga kapatid under the iThursday program ng kanilang mga pagkain. So usually tuwing Huwebes, ano, nagkakaroon tayo ng katisismo. Dahil masama ang panahon ngayon, ang pagbibigay natin ng pagkain sa kanila ay take out. Ano po? Para sa gayon, masiguro natin ang kaligtasan ng bawat isa. Isa po sa pinakakilang titulo na iniaangkop o iniugnay kay Jesus Nazareno ay siya ang prinsipe ng kapayapaan. Gayunpaman, maliwanag pong narinig natin sa ating ebanghelyo sa araw na ito ang pahayag ng ating Panginoon mismo. Ano pong sinabi niya? Iniisip ba ninyo na ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, ngunit sa halip ay pagkabaha-bahagi. Hindi po ba magkasalungat ang kapayapaan at pagkabaha-bahagi? Ano po ang mensaheng sinisikap iparating ni Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad at sa bawat isa sa atin ngayon na natitipon sa kaniyang piging? Sinusubukan ba niyang buksan ang ating mga puso't isipan sa katotohanan ng ating modernong mundo at sa realidad ng ating mga kalagayan bilang mga tao? Kung inyo pong babasahin at pagninilayan ang lumang tipan, nakaranas ang mga propeta ng mga pang-iinsulto at panlalait mula sa tao kapag kanilang ipinahayag na ang katotohanan na galing sa Diyos. Kapag hindi gusto ng tao ang kanilang naririnig, tinutuligsa ang mga propeta. Kaya ganun na lamang ang pag-uusig na nararamdaman nila dahil sa katotohanan na kanilang ipinahayag. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, ang katotohanan ngayon para sa kanila ay ang mga bagay na dapat pabor lamang sa kanilang kalagayan. Hindi nais ng Diyos ang mga ganitong bagay. Dahil sa katigasan ng ulo ng tao, dahil sa katigasan ng kanilang puso, kaya nagkaroon ng tinatawag na pagkakawatak-watak. Ito ay nagaganap kung ang mga tao makikinig sa kanilang sarili at hindi sa tinig ng Diyos. Kung sarili lamang natin ang ating pakikinggan, ito ang tinutukoy ni Jesus Nazareno na pagkabaha-bahagi. Sa ating mundo ngayon, tuwing umaga, marami tayong nakikita at naririnig na kwento ng mga tunggalian at pagkakahati-hati. Marami ang nakakatakot ang mga kwento, lalo na ang mga kwento ng karanasan at pagkakawatak-watak, hindi lamang sa ating lipunan, kung hindi mismo sa mga sariling pamilya. Ang mga dibisyong ito ay lubhang napakarami at nakakabahala na. Ang iba dito, sanhi ng hindi pagtanggap sa katotohanan at kapayapaang iniaalok ng Diyos. Mga kapatid, ang katotohanan ay katotohanan. Hindi po natin ito pwedeng palitan ng kamalian o kasinungalingan. Uulitin ko po, ang katotohanan ay katotohanan at kailanman
hindi natin ito pwedeng palitan ng kamalian o kasinungalingan. Kapag ito ang ginawa ng nakakarami sa atin, dito tayo makakaranas ng pagkakabahabahagi at pagkakawatak-watak. Ito ang tinutukoy ni Jesus Nazareno. Bagamat ang handog at kaloob niya sa atin ay kapayapaan at kaligayahan, hindi ito tinanggap ng lahat ng tao. Bagkus ang pinakinggan nila ang kanilang mga sarili. Kaya ang epekto, kaguluhan, pagkakanya-kanya at iba't ibang uri ng debisyon o pagkakawatak-watak. Kaya nga sinabi ni San Pablo sa ating unang pagbasa, naway manahan si Kristo sa ating mga puso sa pamamagitan ng ating pananalig upang sa gayon mag-ugat at maging matatag tayo sa ating pag-ibig, magkaunawaan tayo at kasama ng lahat ng hinirang, dakilain natin ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo, naway manahan sa ating mga puso si Jesus Nazareno at hindi ang ating mga pansariling kagustuhan lamang, upang ang pagkakawatak-watak at pagkabahabahagi ay ating maiwasan at mawakasan na. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maaaring dumating sa atin ang mga pagsubok at suliranin. Subalit bunga ng ating buong pagtitiwala sa kalooban ng Diyos Ama, patuloy tayong manalig na hindi siya magkukulang sa kaniyang mga pangako. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pinuno ng simbahan na hayagang inuusig, naway mabigyan ng tapang at lakas upang manatili sa kanilang pananampalataya, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga magulang, naway magkaroon ng lakas at tapang na patnubayan ang kanilang mga anak sa pamamaraan ng pananampalataya at Kristiyanong pamumuhay, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga pamilya at mga komunidad na pinaghihiwalay ng pagkakaiba ng relihiyon, naway matagpuan ang katotohanan at magpakita ng paggalang sa isa't isa, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway tumanggap ng pag-ibig at pagkalinga mula sa kanilang mga kapamilya at kaibigan, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Yaong mga namayapa, naway maging maligaya magpakailanman sa kaharian ng Ama, manalangin tayo. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kaibigan at kamag-anak natin na may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan
apat na bayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Gawin mong karapat dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Gayon din, isama natin sa ating mga panalangin ang mga kaligtasan ng ating mga kababayan na sa kasalukuyan ay nakakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan at pagbabaha sa kanilang mga lugar, bayan at tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Gawin mong karapat-dapat ang aming buhay sa iyo, O Panginoon. Ama naming Diyos, ipinadala mo ang iyong anak upang tulungan kami sa aming mga paghihirap. Kalingain mo kami sa aming mga sakit at bigyang lakas kami upang laging makatugon ng may pananalig sa iyong salita. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo, bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon,
iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pakapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubukan sa bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon ang aking tanggap sa pangalan, ako'y iingatan. Kanino ako masisinda, matatakot laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahaba. Buhay ko may pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanglaw sa panganib, ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Kanino ako masisinda, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya? Available na po ang ating All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard.
Sulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan, at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating sasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal at tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang huling pagbabasbas, muli po mga kapatid kay Kristo, mga kadiboto at sa lahat ng ating mga online viewers, maraming maraming salamat po sa inyong walang patid at patuloy na pagtulong, pagbibigay ng suporta at donasyon sa ating simbahan. Patuloy pa rin po ang panawagan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno para sa inyong mga love offerings, mga donasyon, mga pagbibigay ng ayuda, lalong-lalo ng ngayon na sa kasalukuyan tayo ay nakakaranas ng matinding pagbuhos ng ulan at bagyo. Napatuloy kayong magbigay tulad ng mga bigas, ng mga dilata, ng mga noodles at ng mga canned goods na siya namang iniaabot at ibinibigay natin sa ating mga kapatid na nasalanta ng iba't ibang trahedya at mga kalamidad. Tunay nga po na ang ating pagdedebosyon, tinutulak at tinuturuan tayo upang magkawang gawa, upang magmalasakit sa kapwa at higit sa lahat upang ipagpatuloy ang misyong sinimulan ni Jesus Nazareno. Sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin, binipintuho namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan,
ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.